Hello guys, last video may naiwan tayong isang tanong. At ang tanong na yun ay, pwede po ba pagparisin ang magkapatid? At ano po yung inbreeding? So itong tanong na ito ay tatalakayin natin sa susunod na video. At sasagutin natin yun ngayong video. Tutukan nyo lang yung video hanggang dulo para hindi nyo malagpasan yung ibang tips. Tara, let's go! Bago natin simulan yung mismong topic, sagutin muna natin yung ibang katanungan ng ating mga kaibigan. Una, hanggang ilang oras lang po pwedeng ilagay yung dextrose powder? Sa mga gumagamit ng dextrose powder, nilalanggam po kasi ito kapag umaabot na ng isa o dalawang oras na nakahalo sa tubig, kaya kung mapapansin nyo may mga langgam na. Mas okay kung alisin na agad para hindi na sila dumami pa. Kung kapag napalitan nyo na yung tubig nila, isprayan nyo lang ng tubig yung cage nyo kung saan dumadaan yung mga langgam para hindi na sila magkalat-kalat sa buong cage. Ganon ginagawa ko at once a week lang ako nagbibigay ng dextrose powder sa mga alaga ko. Pangalawa, pwede po ba ang kamyas sa lovebirds? Yung mismong kamyas po ba o yung dahon lang ng kamyas? Kasi alam ko ang kamyas ay maasim at wala pa atang nagbibigay ng kamyas sa mga lovebirds. May mga wild na ibon na kinukuha yung kamyas pero kung sa lovebirds eh wala pa. Wala pa akong nakikita. Kaya mas mabuti nang huwag mag-experiment lalo na sa pagkain na hindi pa tayo sigurado. Kung yung dahon lang naman, okay lang, basta maging dry muna. Ibigay mo lang sa lovebirds para kapag gusto nila gawing nesting materials, mas okay. Basta dry yung dahon ng kamyas. Pangatlo, pwede po ba hiwalay yung cock sa hen kahit may itlog na sila? Kung basal ang hen mo or first timer sa pag-iitlog at sa pag-aalaga ng inakay, wag. Kailangan niya yung tulong ng cock, lalo na kung marami silang itlog. Yung tipong aabot ng 4 hanggang 6, wag. Mas mabuti na kasama niya yung cock. Kung proven yan at nakakatatlong clutch na pataas, sigurado ayun pwede. Basta wag lang dinaabot ng 4 to 6 eggs or inakay. Basta mahalaga ang cock sa hatching days. Kaya wag nyo na lang po silang ihiwalay sa kanilang asawa, di ba? Kung may iba naman kayong ibon na nakapag-clutch na, i-foster mo na lang sa kanila kaysa sa ihiwalay mo yung cock sa hen, di ba? Ilipat mo na lang yung itlog sa iba, yung mga marunong na mag-alaga ng itlog. Pang-apat, ano pinagkaiba ng yellow bull sa lutino? Same sila ng kulay, pareha silang kulay dilaw, pero magkaiba sa mata. Ang yellow bull ay itim ang mata, ang lutino ay pula ang mata. Ganon din sa albino. Ang albino at ang white bull. So, kulay puti naman sila. Then, ang white bull ay itim ang mata, tapos ang albino pula ang mata. Panglima, pag nagme-mate budget ko, hindi nabubuntis yung hen. Kapag about sa breeding or mating, kailangan talaga natin ng mahabang panahon or mahabang buwan or mahabang pasensya dahil hindi natin sila mapipilit na mabuntis agad. Kailangan nakatatak sa isipan natin na chill lang dapat tayo, maghintay lang dapat tayo, dadating din tayo dyan, ganoon dapat. Kaya kung maiinip lang kayo, ang mangyayari sa atin ay sisilip-silipin natin yung nest box kung may itlog na kahit wala pa silang successful na mating. Lagi natin silang mabubulabog dahil hindi na nila nabibigay yung gusto natin. Ganon ang mangyayari sa atin. Kaya tandaan nyo lang kapag sa pagpapadami, dapat naiintindihan nyo yung panahon ng mga ibon kung kailan lang nila gusto. Kaya huwag tayong excited, hintayin lang natin sila.
Pang-anim, bakit yung African ko gawa ng gawa ng nest di naman umiitlog? Ano kaya problema? Ang problema po ay hindi sila nagme-mate. Bago mag-itlog, kailangan muna nilang mag-tsuktsakan bago mabuntis. Kung sa tao, kailangan muna nilang mag-ano Nani? Para mabuntis, di ba? Kaya kung nag-nesting na ang ibon mo, it's a good sign na nagre-ready na sila. Tapos kung sa tao din, nag-aaral ka na magluto, maglaba, maglinis ng bahay, basta gawaing bahay, ready ka na mag-asawa. Oh my God! Wow! Ayun, gets nyo na? Pangpito, kapag nangitlog na ba sila, stop na ba sa pagbibigay ng successor? No, hanggat hindi pa tapos mangitlog ang hen, kailangan mo pa rin magbigay para mataas pa rin yung chance na mag-fertile lahat ng eggs. Malalaman mo lang naman na tapos na siya mag-itlog kung umabot na ng 1 week tapos hindi na siya buntis ulit. Ayun. So, pwede mo na itigil yung pagbibigay ng successor kapag hindi na siya buntis for almost 1 week. So, eto na. Pwede bang pagparisin ang magkapatid? Pero bago tayo tumungo dyan, ano ba muna ang inbreeding, outbreeding, crossbreeding, at hybrid? Simulan muna natin sa inbreeding. Ang example ng inbreeding ay pinaris mo yung nasa iisang pamilya. Ito ang example. Kapag ang hen at cock na magkapatid ay pinaris mo, ayan ay inbreeding. At magkakaroon ito ng genetic problem. At meron din yung father and daughter, mother and son. Mas maraming gumagawa ng mag-ama at mag-ina kaysa sa magkapatid. Dahil ang pagkakaintindi ko kapag mag-ama or mag-ina, mas magiging pure ang kanilang breeding. Mas maganda, mas gaganda yung kanilang mutation. Pero mas pabor ang lahat sa mag-ama. Ano naman ang outbreeding? Ang outbreeding ang mas madaling paraan para walang maging problema sa mutation or sa inakay. Kasi ang outbreeding ay galing sa magkaibang dugo or magkaibang pamilya. Ito ang mas safe at mas maayos na breeding process dahil hindi ka naman mamoblema sa kanilang inakay, sa genes ng mga inakay nila. Ang crossbreeding naman ay masasabi lang natin to sa Alps 2 or sa mga eyeing. Dahil nga meron tayong dalawang klaseng eyeing, Fisher at Personata. Kapag pinagpares mo ang Fisher sa Personata, ito ay crossbreed kung sa tamang word. Pero sa nakasanayan, ito ay tinatawag natin ngayon na inbreeding, pero dapat crossbreeding dapat. At dahil sa crossbreeding, nakakagawa yung ibang mag-iibon ng opalin Personata, yung mga ganong mutation, eh di ba wala naman masyadong wala namang opalin sa Personata. Kaya yung ibang mag-iibon ay nage-experiment, nagko-crossbreed sila. Kaya nagkaroon ng opalin Personata. Ayun ang tunay na lakas ng crossbreeding. Kaya mas okay mag-crossbreed kaysa sa mag-inbreeding. At ang hybrid naman ay isang maling breeding process. Ang example nito ay kapag pinagpares mo yung eyeing sa non-eyeing. Ang mabubuo nila dito ay buknoy. So, ang pinakatanong, pwede bang ipagpares ang magkapatid? Malalaman mo lang ang sagot kung ikaw ay mag-open ng project sa inyong ibunan. At tandaan, umaabot to ng ilang taon para malaman mo ang katotohanan sa inbreeding. Ayun lang ang masasagot namin sa tanong mo kung pwede ba magpares ng magkapatid. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung may natutunan ang lahat, huwag kalimutan pindutin ang thumbs up. At kung ikaw ay bago pa lang sa aming channel, pindutin mo na ang subscribe at ang kampana para lagi kayong updated sa aming future uploads. Shoutout muna pala tayo sa unang nag-comment. Shoutout sa iyo, Lovebird and Tarantula Keeper. Sa mga may katanungan, mag-comment lang po. Sasagutin natin yan at isasama natin yan sa mga videos natin. Tapos sa mga gusto magpa-shoutout, paunahan lang po kung sino una mag-comment, siya lang ang isa-shoutout. Then, tapusin na natin tong video. Salamat sa mga sumusuporta at mag-ingat po ang lahat. We'll see you on the next video.